sampung hayop na extinct na muling natagpuan ang buhay. Gastric brooding frog. In 1972, na-discover ang gastric brooding frog o platypus frog sa mountains ng Queensland, Australia. Naiiba ang gastric brooding frog sa ibang palaka. Di pangkaraniwan kung paano ito manganak. Nilulunok nito ang kanyang sariling itlog at humihinto ang kanyang tiyan na mag-produce ng hydrochloric acid upang hindi madigest ang kanyang mga tadpoles. Around 20 hanggang 25 tadpoles ang kanyang palalakin sa 6 linggo sa loob ng kanyang tiyan hanggang ito ay maging fully formed fraglets at saka niya ito isusuka palabas. Ang isa pang kakaiba sa palaka na ito, sa paglaki ng kanyang mga anak sa loob ng kanyang tiyan ay lumolobo din ang kanyang tiyan ng sobra-sobra at nagko-collapse ang kanyang lungs dahilan upang mapuwersa ito na huminga mula sa kanyang balat. Isang kamangha-manghang kakayahan ng mga palaka at iba pang mga amphibians na isa ng pag-aralan ng mga scientist ang lahi nito. Ngunit wala nang matagpuan lahi ng ganitong palaka sa kagubatan. Ang huling sightings pa nito ay noong taong 1981 at ang huling specimen in captivity ay namatay naman taong 1983. At official na ito ay dineclare na extinct. Hanggang kamakailan lamang ang mga scientist sa New South Wales University sa Australia ay ginamit ang tinatawag na somatic cells nuclear transplantation upang maibalik ang lahi ng mga palakang ito. At tagumpay nilang naibalik ang lahi ng gastric brooding frog sa mundo. Madagascar serpent eagle. Endemic ang ibong ito sa Madagascar at isa ito sa pinaka-critically endangered species ng birds of prey sa mundo. 60 years nang inakalang naubos ang lahi ng mga Madagascar serpent eagle dahil sa mga illegal poachers at pagkaubos ng kanilang natural habitat. Hanggang matagpuan ito November 1993. Naispatan ito ng grupo ng mga biologists sa dulo ng natitirang rainforest ng Madagascar. Patuloy nilang pinapadami ang Madagascar serpent eagle. At sa ngayon ay nasa 75 pares na ang dami nito. Kashmir musk deer. Sa unang tingin ay talagang kakaiba ang usang ito. Dahil sa dalawa nito mahahaba at matutulis na pangil na katulad na sa isang vampira. Karaniwan nilang ginagamit ang kanilang mga pangil sa kalabang mga kapwa lalaking usa sa tuwing mating season. Karaniwan makikita ang mga usang ito sa mabawtong bundok ng mga bansang Afghanistan, Pakistan, Nepal at India. Inakalang naubos na ang lahi ng Kashmir musk deer taong 1948. Dahil sa walang tigil na paghunting dito, madaming gustong makahuli ng Kashmir musk deer o mga kamag-anak na lahi nito. Dahil mataas ang presyo nito sa black market, pinaniniwala ang mabisa itong aphrodisiac. Dagdag pa dito ang kanilang sweat glands na ginagamit sa paggawa ng mga pabango. Tinatayang nasa $20,000 o 1 milyong piso ang halaga ng 1 pounds ng sweat glands ng Kashmir musk deer. Sa loob ng 50 years ay hindi naispatan ang usang ito at taong 2009 sa Afghanistan, 5 Kashmir musk deer ang nakita. Kabilang na dito ang isang babaeng Kashmir musk deer kasama ang anak nito at patunay na ito na nagpatuloy ang kanilang lahi. Bermuda petrel. 1600s pa nang huling makita ang Bermuda petrel at makaraan ng 3 siglo. Matapos ideklara na ubos na ang lahi ng nocturnal na ibon na ito ay taong 1951 nang ma-discover muli ang 18 pares ng Bermuda petrel sa dulo ng Bermuda main island. Sinikap ng mga wildlife conservationists na nakakita sa mga Bermuda petrel na padamihin ang lahi nito at sa ngayon nga ay may higit 300 pares na ang Bermuda petrel. Subalit, pangalawa pa din ito sa pinaka-critically endangered species ng ibon sa mundo. New Guinea singing dog. Tinawag na singing dog ang asong ito dahil sa kakaiba nitong pagtahol at pag-alulong na parang gaya sa boses ng mga wolf at sa boses ng humpback whale. 50 years nang kinonsider na extinct na ang lahi ng New Guinea singing dog. Until 2016 na ma-discover ng zoologist na si James McIntyre ng 15 New Guinea singing dog malapit sa minhan ng ginto. Makalipas pa ang 2 taon nang makakuha siya
ng 3 genetic sample mula sa 2 nahuling buhay na New Guinea singing dog at mula sa isang na-recover na patay na aso. Kinumpara nila ang mga nakuhang DNA at napatunayan nga na ito ang inakalang extinct na New Guinea singing dogs. Caspian horse, isang maliit na breed ng kabayo na halos kasinlaki lamang ng pony. Mula ito sa northern Iran, ito na din ang pinakamatandang breed ng domesticated horse sa mundo. Karaniwang alaga ang Caspian horse ng mga maharlikang tao ng unang panahon. Subalit, nang bumagsak ang Persian Empire taong 644 AD, kasabay din itong nawala ang lahi ng Caspian horse at after pa ang mahigit 1,000 taon na-discover muli ang Caspian horse taong 1965 ng isang babaeng American horse breeder. Natagpuan ito sa isang remote village sa bundok na malapit sa Caspian Sea. Sa ngayon ay nasa 2,000 na ang kanilang bilang at itinuturing na national treasure ang mga Caspian horse sa bansang Iran. Cuban Solimedon. Makikita lamang ito sa bansang Cuba. Ang pisikal na kaanyuan nito ay may mahabang snout at 16 to 22 inches ang haba ng kanyang katawan. Isa din ang Cuban Solimedon ay ilang mammals na may venom. May taglay na venom ang laway nito na ginagamit niya sa panghunting ng kanyang makakain. 1861 pa na ma-discover ang Cuban Solimedon ng German naturalist na si William Peters. At tanging 36 specimen lamang ang nahuli hanggang sa taong 1970 at inakala nila na extinct na ang lahi nito. In 1974 lamang muling may nahuling buhay na specimen ng Cuban Solimedon. Taong 2003 lamang lubos na napag-aralan dahil sa mga natagpuang specimen. Mahirap makita sa wild ito dahil nocturnal at karaniwang nasa ilalim ng lupa at butas ng malalaking kahoy ito naninirahan. Kaya't inakala na naubos na ang lahi nito. Elephant shrew, kilala din sa pangalang sumalisinggi. May laki lamang ito tulad na sa isang daga o kasya lamang sa palad ng tao. Kahit malaki ang pagkakaiba sa sukat, ang sumalisinggi ang pinakamalapit na kamag-anak ng mga elepante. Tulad ng mga elepante, meron din silang snout o mahabang trunk na ginagamit nila sa paghahanap ng pagkain. 50 years na walang sightings na naitala nito at tineclare na extinct na ang lahi ng elephant shrew hanggang 2019. Until 2019, nagsagawa ng expedition ang mga US scientists sa bansang Djibouti ng Africa. May napapaulat kasi ng mga ilang sightings ng elephant shrew sa bansang ito. Nag-set up sila ng 1,000 trap sa 12 magkakaibang location at matagumpay na nakahuli sila ng 12 buhay na specimen. South Island Takahi. Isang flightless bird o lahi ng mga ibon na hindi nakakalipad tulad sa mga penguin. Makikita lamang ito sa bansang New Zealand. Inakalang naubos ang lahi ng South Island Takahi dahil sa walang tigil na paghunting sa kanila para sa kanilang karne. At taong 1898, opisyal na itineclare na naubos na ang lahi ng South Island Takahi. Makalipas ang 50 years, muli itong natagpuan sa ekspedisyon na ginawa ni Geoffrey Orwell taong 1948 dahil sa mga natagpuang unknown footprints ng ibon sa Murchison Mountain. Ito ang nagturo sa kanila upang muling ma-discover ang 3 buhay na South Island Takahi. Coelacanth. Ang coelacanth ay isang bottom-dwelling fish na naninirahan sa malalim na parte ng dagat. Umaabot sa 6.5 meters ang haba nila at may lifespan na 60 years pataas. Inakala na extinct na ang lahi ng mga coelacanth kasabay ng mga dinosaurs 65 million years na ang nakakaraan. Na-discover na lang muli ito taong 1938 ng 32 years old museum employee. Nahuli ang buhay ng specimen sa lambat ng mga local fishermen sa South African coast. Nagpatulong ang mga mangingisda sa mga eksperto upang malaman ang kanilang mga kakaibang nahuling isda. At isa nga dito, ang coelacanth na inakalang 65 million years nang naubos ang lahi.